Good day, Carbuddies! Nandito tayo ngayon sa isang well-known buy and sell ng owner type jeep dito sa Gold Wings sa Imus, Cavite. At syempre, kasama ko si Sir Willy, pero dahil nahihiya siya sa camera, ipa-flash na lang namin sa screen yung contact details niya kung gusto niyo makarating dito sa Gold Wings Imus. So, konting background muna tayo at history bago ko explain yung mga nandito naka-showcase na mga owner-type jeep. Ang unang jeep ay nakarating dito sa Pinas noong panahong digmaang Hapon, World War II. Daladala ng mga Amerikanong sundalo. Noong natapos ang digmaan noong 1945, ibinigay na sa mga kamay ng mga Pilipino ang mga sinaunang owner-type jeep. Tinuloy na lang ng mga Pinoy ang production ng mga jeep dito sa Pinas. At ang nagpasikat ng owner type jeep ay isa sa mga sikat na action star noong 1970s at 1980s na sina FPJ at Ramon Revilla Sr. dahil lagi silang nakasakay sa owner type jeep. At meron din tayong two variants ng jeep, parang kotse lang, 'di ba? Ang una dito ay ang public utility jeep or PUJ at ang owner type jeep. Nagra-range ito ng 100,000 to 400,000. Ang body and interior ay gawa ng Pinoy, but the engine usually use Japanese engine. At ngayon, simulan na natin reviewin yung mga makikita natin dito sa Gold Wings na mga owner type jeep. Excited na ako kasi first time namin dito mag-review. At bago ko simulan, huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel, CarviewPH, and also ang aming Facebook page. So, aras! Umpisa ako muna sa pinakamura. San nga ba to? So, ito, dito. So, titignan natin yung pinakamura. Yung color yellow siya. So, mapapansin ninyo, color yellow yung ating owner type ng jeep na pinakamura. Stainless yun dito niya. Makikita nyo sa hood, stainless din. And, syempre, hindi mawawala, may ilaw din tayo dito. At may side mirror, nandito. So, di ba first time ko lang makakanggat daw? So, may side mirror din tayo dito. So, pagdating naman dito sa loob, sa interior, makapapansin ko is semi-stainless siya. Kasi sa mga iba, pure stainless. Pero dito, sa pinakaloob niya is semi-stainless. And then, ayan, yun yung ano niya. Bilog na bilog yung kanyang steering wheel. Pero may kanitisan. Tapos, ayun yung pedal niya. So, yung pedal. And also, yung handbrake, nandun na rin tayo. At yung atin namang upuan is leather na din. Actually, ang pangalan pa lang nitong jeep na to is Yellow Submarine, di ba? Kanta lang ni Andrew yan. Yellow Submarine yung ating pangalan dito. Kasi nga, kung mapapansin ninyo, meron tayo ditong yellow na nakapaligid hanggang dito. So, dito sa pinakaunahan niya. So, when it comes naman sa kanyang engine is Toyota 5K, 5-speed siya. So, ito, maganda yung makina niya. So, malinis naman tingnan, saka nakaayos talaga. So, lipat naman tayo sa kabila kasi tapos na natin reviewin yung sa engine niya. So, ito naman, dito naman tayo. Ito naman tinatawag nating Big Boss kasi double cab na siya. Ang haba niya, mamaya papakita ko sa inyo kung anong mga design niya. So, napapansin nyo rin, napakarami natin ditong fog lights. So, yan, dami natin fog lights and stainless dito. Hanggang sa loob, pure stainless siya. So, samahan nyo ako dito sa pinakaloob niya. Yan, may ilaw din. Side mirror niya. And napansin ko rin dito is, meron din tayo dito ang pinaka-spoiler niya. Ito. O, top load kung tawagin nila dito. So, pwede nyo lagyan yan. Para siyang ano eh, kung mapapansin ko, parang pagka-pick-up style na siya eh. Kaya nga tinawag siyang double cup. So, tignan naman natin yung kanyang 3-door. So, nakita nyo yung design niya. Parang meron tayo dito yung masisinagan. Bubuksan ko para makita nyo yung 3-door natin. Para to sa mga passenger. So, titignan ko yung salo. Uy, wow. Ganda. May design talaga dito. So, papakita ko muna. Tapos, may red pa dito. So, pasok tayo sa loob para makita ko. Ay, ang luwag! So, nandito na ako sa pinaka-likod niya. Kasi 3-door nga siya kung tawagin. So, napaka-komportable ko talaga dito kasi pwede kong milata dito. Piling ko mas maluwag pa to kaysa sa mga nire-review ko na sasakyan eh. Kasi tingnan nyo yung spacing niya, diba? So, malinis na malinis. Pure stainless kasi siya kung tawagin. And bago ko pala makalimutan, meron din tayo ditong speaker. Ayan, speaker. Magkabila yung speaker natin dito na tinatawag. At
Yung kanya namang upuan is leather na din, so hindi kayo mahirapan. Kasi meron na rin tayo ditong sandalan. So napakaganda talaga when it comes sa spacing. And yung design niya pala rito, kakaiba. Hindi lang siya basta owner type jeep na pangkarinuan. Kaya nga siya tinawag na double cab kasi talagang malakihan siya para na siyang pick-up style din. So nag-work nga pala to ng 450,000 pero negotiable naman to, kaya huwag kayo magalala. So punta lang kayo dito sa Gold Dunes para makita nyo. Punta tayo dito sa unahan, tignan natin kung anong meron. So tignan ko, sasampa ako dito. So titingnan ko yung mga laman niya dito. Uy, kasya pala ako, luwag talaga. So yung kanyang dashboard niya is stainless din. Napakaganda, eh. Meron pa tayo ditong fan para hindi kayo mainitan. So sinadya talaga yun dito. Radyo din tayo para hindi tayo mainip dito. So ito yung mga speedometer niya tinatawag. So yun, apat yan, apat. May kita ninyo mga information. So meron tayo ditong handbrake. So dito rin yung handbrake niya. So ito yung lalagyan na sinasabi ko. So over and all, ito pala yung kanyang rearview mirror. Nandito na rin. Stainless din dito. So tingnan naman natin yung pinaka-engine niya. So dito naman tayo sa kanyang diesel. Pag sinabing Isuzu, talagang matibay. Pinagmamalaki ng mga Japanese. So Isuzu C240 at diesel na siya. So napakagandang makina nito at matibay na matibay. Solid talaga ito. So yeah, papakita ko lang sa inyo kung ano mga nakikita ko. So yan. So matagal talaga ang buhay nitong makina na to. Talaw talaga yan. So dito naman tayo kay FPJ. Ito yung mga sasakyan na nakikita natin sa mga pelikula, sa mga action star. Ito yung mga ginagamit nila. So wala naman siya masyadong design or mga palamuti dito gaano, kasi simple lang siya. Pero maganda itong sasakyan na itong down under na tinatawag. Kasi haba din siya tignan. And then ito pa nga nagandahan niya, itong gulong na napakalaki. So napansin ko rin to, itong FPJ na to is napakalaki ng gulong niya. Hanggang doon, kahit sa likod, ganun din kalakihan yung likod niya. So, mayan, may ilaw din tayo dito. Malaki din yung ilaw niya. Yan, bilog. Tapos, dito tayo sa loob. Tignan natin kung anong meron. So, ayan, sasampan ako dito kay Down Under. Tignan natin kung anong meron sa loob. At napansin ko rin, kakaiba yung kanyang step cord dito. So, maganda, hindi ka mahuhulog. So, ayan, nandito na tayo sa loob ng FPJ, ang Provisiano. So, ang range nito is 300,000 pero negotiable naman. So, napaganda rin ng sasakyan na to. Hindi gaanong karamihin yung mga design niya, pero simple lang, pero maangas. Yun yung kinagandahan. Kaya nga ginagamit ito ng mga action star. So, mapapansin ninyo, kakaiba din yung kanyang ship knob. Ayan. So, ito. Ano ba to? Dragon Ball? So, ito yung kanyang ship knob. Napakaangas, may radyo na rin tayo dito. So yung dashboard niya, wala pala siyang gaanong dashboard dito, pero meron naman tayo ditong tinatawag na para grab handle din to. Ito yung grab handle niya. So ito, meron din tayo dito yung design. So ito yung kanya namang steering wheel. Mama, charot, momo. So ito yung steering wheel at yung upuan niya, ang ginagandaan dito is leather na din. Papasin nyo, black and color red na rin tayo dito. So handbrake, hindi mawawala yan dito sa ating owner type ng jeep. So overall, doon tayo sa likod, tignan naman natin, ganun din. Wow, ang ganda ng upuan doon. So may upuan din tayo dito na leather. Ayun yung upuan niya. So meron na rin tayo doon sound system, yon speaker niya. Speaker niya is Pioneer. Ayan, matibay yan. Matibay yung speaker niya kasi Pioneer. So meron din tayo dito ng upuan. At yung kanyang flooring is stainless siya with matting. Ayan, matting siya. Stainless matting. So ito naman yung engine ng ating FPJ. Tinatawag FPJ Big Boss. So ito yung engine niya, Mazda RF 5 speed na rin tayo. Diesel nga pala to. And meron din tayo dito nga pansin na air filter ito. Sa pinapakita ko, so, air filter siya. So ito lang sa kanyang makina. Simple lang naman pero maganda. So nandito naman tayo kasi bagay na bagay sa damit ko kasi nakadilaw. Ito yung tinatawag nating Wrangler 4-wheel power. So napakalaki niya, kulay dilaw siya. At ang kinagandahan dito, may aircon na din siya sa loob. So ito may black at yung gulong niya napakalaki. Yan. So bebe-roll, charot. Bebe-roll lang natin. So napakalaki yung gulong niya. Plus, so, aircon na siya. Buksan natin. Tinan! So nandito na ako sa loob ng ating Wrangler na napakaganda sasakyan. Para ka na rin talaga nasa kotse. So ito yung dashboard niya, para talaga sa kotse na. So tuturo ko siya, ito yung dashboard niya, hard plastic. Hard plastic, tapos ito yung kanya aircon. At may glove box na rin tayo dito. Hindi ko na bubuksan, basta glove box yan. At yung kanyang flooring is may matting na rin. So yan, with matting. At yung kinaupuan ko dito is fabric siya. So malambot din.
So, pakita ko lang yung kanyang upuan. So, napakaganda. May design na rin tayo dito. Ang lambot. Ang lambot ang kanyang upuan. And meron na rin tayo dito yung steering wheel. Oh, nakanisa na siya. Ang angas. So, yan. And ito na. So, makikita nyo yung kanyang gauge. Yung mga malaking gauge. Talaga na, parang nasa sasakyan ang feeling ko. Nireview ko dito is nasa sasakyan lang tayo. At may radio na din. At may handbrake tayo dito. Ayan. Hindi ko alam kung tama yung pinagagawa ko dito sa Beirut. So, yung kanya namang likod, tignan natin. Meron din tayo ditong upuan sa likod at maganda may speaker din. Sa kabila, yung binerbi namin, binary speaker. Ito, maluwag din, nakamating din yung kanyang flooring. So, side by side, may upuan din tayo, color yellow din. So, talaga nababagay sa damit ko yung yellow. Ito, oh, ano ba to? So, ito para siyang, ano to? Ilaw, ilaw, okay. May ilaw din pala tayo dito. Yan, sa pinaka taas niya. So overall, it's worth 430k pero negotiable naman to. Kaya punta na kayo dito. So yan, nandito naman tayo sa makina ng Wrangler na napakalaki na parang kotse na rin kung tawagin. Itong makina niya is Mazda R2 diesel na tayo dito at 5 speed na rin. So pakita ko lang sa aking bayroll. Giniago ba? Uy, ano sinisilip mo dyan? Di, sisilip ko lang yung gulong kasi yung lip spring yung ating suspension dito. So, ito, dito na tayo kay Best Shooter. Box type kung tawagin kasi yung kanyang windshield is rectangle. So, napapansin niyo yan. So, yung kanilang ilaw is pare-pareha. So, maganda naman yung ilaw niya kasi malaki naman talaga. At saka, ito, yung bumper niya. At lowered pala siya. Yun, dito, mapapansin niyo is... Ayan, lowered yung ating Best Shooter na tinatawag natin dito. Tapos, stainless din siya. Para may pagka-bumblebee din siya. Kasi meron din tayo ditong yellow sa gitna niya. Yung pinakakulay niya. So, tingnan natin kung anong meron din sa loob. Chararat. So, nandito na tayo sa loob ng Best Shooter na tinatawag natin. So, yung kanyang flooring is color green dito. Okay. Color green. Tapos, yung kanyang upuan is leather na din. Ayan, leather yung kanyang upuan dito sa ating unahan. And... even dito sa ating passenger. Tapos yung dashboard niya is stainless. So yan, stainless yung ating dashboard dito. Ano nga pala ito, halaga is 250,000 pero negotiable. So malupit na rito, hindi na masama sa 250,000. So bili na kayo, bili nyo na yung airpot ko nito. Ganda eh, gusto ko rin magkaroon nito sa business, pwede rin to eh. So dito naman sa ating likod, ganun din, yung kanyang upuan is leather na din. So, mahaba yung upuan niya, maganda rin. Yung flooring niya is color green na rin dito. So, yun, wala naman siya. Yung speaker din siya doon sa pinaka harap niya. Yun. So, maganda talaga to. Punta tayo sa makina niya. So, yung ating makina dito is Toyota 5K. Makikita nyo naman dito pag inangat nyo yung hood. So, Toyota 5K, gasoline, and... 5-speed na rin. Lagi naman tayong 5-speed dito. So, papakita ko lang dito. So, ito yung kanyang makina. So, punta naman tayo sa iba. Nandito na tayo sa original FPJ. Kung kanina, yung nireview ko is FPJ na pinalaki at saka may mga design yun, saka marami na masyadong mga kulay. Pero ito, simpleng FPJ, oh. Simpleng FPJ. So, ito yung original na FPJ na tinatawag natin. At makinis na makinis. Makinis na makinis yung kanyang hood. Tapos, banda rito. Simple lang. So, may sticker pa tayo doon na nakalagay. So, nga pala, yung kanyang parts dito is jewel. So, tingnan natin kung anong meron din sa loob. Nandito na ako sa loob ng FPJ. Talagang pure stainless siya. Ayan. Napansin ko yung kanyang flooring. Pure stainless at plus yung kanyang shift knob is kakaiba din. May colorful blue dito. So, mahaba yung kanyang shift knob and yung kanyang steering wheel. Nandito na rin. So, tingnan natin yung horn. Woo! Lakas! Oh, pampatakot ang mga sindikato ko. Tapos yung kanyang dito, stainless na rin. Yung kanyang unahan dito. And even here sa kanyang speedometer. So, mas pinalaki na rin dito at kitang-kita ninyo kung kayo ay driver. So, pure stainless. Ganun din, yung kanyang upuan is leather na din. Sa kabila, ganun din. Simpleng-simple lang. So, may leather na upuan plus meron pang stainless doon na upuan. So, pwede rin kayong mag-upo dito kahit mga bata. So, overall, maganda rin yung spacing niya dito sa ating FPJ. So, magkano nga ba to? Pasok! Magkano ba ito, sir? Ito, kung tatanong nyo kung magkano, it's 320,000 pero negotiable naman. Saan ka pa? May FPJ ka na sa halagang 320K. So, arat sa ating makina. So, itong makina ng FPJ is Toyota 4K. Ayan,
gasoline siya, 5-speed din. Tama ba ako, gasoline? So, yon yung kanyang makina. So, tatagal talaga to. Kung ilang dekada si FPJ, ganun din ang tatagal nito. At hindi lang yan. Kasi meron din tayo ditong stainless sa pinakaloob-loob niya dito sa baba. Ayan. Stainless din kung makikita nyo. So, puntahan nyo na rito. So, 320 lang to. So, negotiable pa. So, dito na kayo sa FPJ. Ngayon, natapos ko na reviewin yung owner type ng Jeep. Napakaganda talaga mga sasakyan dito. Very classic. And matibay na matibay talaga yung makina pagdating dito. So, hindi ko na-review lahat kasi napakarami. Kung gusto nyo na lang pumisit dito, kontakin nyo na lang si Sir Allan at Sir William. Flash na lang namin sa screen yung contact details nila. And nagpapasalamat ako kay Sir Allan na may-ari dito dahil 20 years na sila. At pinamarenda pa kami. Ayan, salamat sa pa-soft drinks nyo at pa-Skyflix. Charot, baka naman. Sponsor. So, thank you so much po. And salamat din sa nag-assist sa akin na si Sir, Sir Willie. Maraming salamat. At bisita lang kayo dito. Along Aguinaldo Highway lang. Tapat ng Aguila Glass. At huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel, CarviewPH, and also our Facebook. So, thank you so much again. And see you on my next video. Charot. Toyota 5K, gasoline. Simple lang naman yung nandito sa ating unahan. Full dilawak. So, simple lang yung mga nandito. Tika kasi. Ay, kung siya, tita ka video, bobo.